Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi na niya aalalahanin pa ang gumas na nangyari. Kakayamot ang bansang ito. Ano pang ibang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid? Ang masama pa, mga Indio ang nakatira. Hindi ako sa mga Indio. Magdahan-dahan kayo, Padre Lorenzo, sapagkat nasa yayang tayo ng mundo ng isang Indio. Tama siya, Reverend. Baka magdamdam si Kapitan Chavez. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi itimpuling ni Chavo ang kanyang sarili bilang Indio. Malayong-malayong siya sa mga ganong walang galang na tao. Sigurado naman po hindi na pangyayari sa inyo at sa amin. Nako! Nagsasayang ka lamang ng pera pagpunta rito. Wala akong ibang kakainin kundi tinola sa mga handaan at matutulog nang hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan si Don Rafael. Sino kayang kasama ang bisita ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod ko po kayong makilala lahat. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinalulugod kong makita muli ang kaibigan ng aking. Ah, nagkakamali ata ako. Patawad ako kung nagkakit siya. Hindi ka nagkatama ng iyo. Ulit kayo dahil ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyo. Ngayon po pala ang susunang anak ng iyo. Naway ang kasiyahan ng pagkait sa iyong ama, iyo ako sa'yo. Gracias, senyo. Isang mabuti ang inyong ama. Malimit ko nang asama, pero napagtanto ko na matapat at kagalang-galang na mamawian ng Las Pilipinas. Kapatid ninyong gayahin ko, ang lamis yun sa harapan niya. Kinalulugod ko kayong makilala. Ako nga pala si Juan Crisostomo Ibarra. Kahit pala magaganda ang mga kababayan sa Tagayokamba, wala pa rin pala tatalo sa ganda sa ating bansa. Wala ko pa, ang siya lang. Oh, Padre Damaso, mas nararatas kang kurit. Hindi, dahil ikaw ang bagong kura. Ilang taon kang wala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa 7 taon mong pananatili sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang ating bayan. Ang sa totoo niyan, Ginoo, ang aking bayan ang tila nakalimut sa akin. Lagi kong iniisip ang ating bayan, kahit na ako'y nasa malayo. Totoo ba yun, hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailanman, hindi ako nakalimut sa ating bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano ang nagustuhan mo at tumatak sa isip mo? Patawad, Ginoo. Ngunit, bukod sa inang Espanya, ay wala na akong naibigan pa, kundi sa ating bansa. Kung gayon na isa kang bulag na hangal, iyo, bakit ka pa nagsayang ng pera para pumunta ng Europa kung wala ka rin namang magugustuhan? Senyores, huwag kayong magtaka sa dati naming kura. Ganyan na ganyan rin ang pakikipong sa akin nung ako'y bata pa. Ako'y mawala lang. Nakita nyo? Minsan napakasama ng bunga ng pagpapadala ng inyong mga anak sa ibang bansa. Mayayabang at walang galang. Sandali lamang, Ginoo. Oo, may hindi, Teniente. Ano pong problema? Kinagawa na kong muling makita ang anak ng lumaong si Don Rafael. Subalit, huwag sana sasamaan niyo noon. Dahil sa
palagay ko ay may kinalaman si Padre Damaso sa pagkamatay ng iyong ama. Naririnig ko ata ang aking pangalan, mga Ginoo. O, Padre, totoo pa, Padre Damaso? May kinalaman ka sa pagkamatay ng pinagbibintangan mo ba ako, Ginoo? Napastangan ka! Abunos dili ka, Ibarra. Crisostomo! Crisostomo! Sandali lang, Crisostomo! Sandali lang, mahal ko. Babalik ka muli, hindi ba? Para sa'yo, mahal ko. Ata ang aking pangalan. Ano ang inyong pinag-uusapan? Omen him. Eh? 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 Roar! Nako! 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 Nakita ninyo? Nakita ninyo? Go! Dahan-dahan, loka na dami. Pagkatnasan po tayo ng isang Nakita nyo? Minsan nagiging masama ang ano? Itang! Panang! Sa mga bansang napuntahan mo? Sa mga bansang napuntahan mo? Nakita nyo? Minsan napaka...